kagandahan ng araw ay sumasay inyo, mga mag-aaral. Halika at buksan natin ang iba't ibang pintuan ng kaalaman. Samahan niyo ako sa paglalakbay ngayong araw. Sabay tayong matuto at tumuklas ng bagong kasanayan. Ako si Ma'am Nena B. Galido, guro sa Pilipino sa ikapitong baitang. Alam kong nasasabik na kayo sa panibagong aralin. Kaya halika at samahan akong tuklasin ang mga bagong kalamang maghahatid sa inyo ng bagong karanasan. Tara, simulan na natin ito! Pasasalamat at paalala. Paalala, ang mga ginamit na video at larawan ay hindi pag-aari ng gumawa ng lesson videong ito. Ginamit ito bilang referensya upang mas maunawaan at malinawan ng mga mag-aaral ang paksang aralin. Pasasalamat. Bilang pasasalamat sa ginamit na referensya ay inilagay sa ibaba ng larawan ang mga link nito at isinulat naman ang link ng video sa katapusan ng aralin upang kilalanin at pasalamatan ang mga ito. Muli, maraming salamat po. Ngayong araw ang paksang tatalakay natin ay tungkol sa mga panandang anaporik at kataporik na pangalan. Mga panandang anaporik at kataporik ng pangalan. Quarter 3, Pilipino 7, Sanayang Papel sa Pagkatuto bilang 4. Para sa kasanayang pampagkatuto, una, nagagamit ang wastong mga panandang anaporik at kataporik ng pangalan. Pangalawa, natutukoy ang mga anaporik at kataporik na ginamit sa pangungusap. Bago ang lahat ay magbabalik-aral muna tayo sa pamamagitan ng panunood ng video clip. Kaugnayan ng aralin natin sa pinanood na video. Ito ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay, o pangyayari. Magaling! Ang tawag dito ay pangalan. So kapag sinabi nating pangalan, ito ay salita o bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, hayop at pangyayari. So at isa pang bahagi ng pananalita ay ang panghalip. So ito ay mga salitang ginagamit upang humalili o maging kapalit sa pangalan sa loob ng pangungusap.
isa pang kahalagahan ng panghalip ay upang hindi pa ulit-ulit ang pagbanggit sa pangalan. Halimbawa, siya, ako, ikaw, tayo, sina, sila, nina. Alam kong naunawaan na ninyo ang tungkol sa pangalan. Tingnan nga natin, basahin at unawain ang bawat pangungusap at tukuyin kung alin ang pangalan at panghalip na ginamit. Para sa unang bilang, hindi siya masyadong magaling sa quadratic equation. Kaya, mababa ang marka ni Jose. Jose, pangalan, at ang panghalip na ginamit ay siya. Tama! So, para naman sa ikalawang bilang, si Ana ay nahirapan sa pagguhit ng microscope. Kaya naman, siya ay pinagalitan ng kanyang guro. Alin dyan ang pangalan? Si Ana. At alin naman ang panghalip? Siya. Tama rin! Para sa ikatlong bilang, si Jose Rizal at Andres Bonifacio ay parehong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Sila ay mga dakilang bayaning Pilipino. Ang pangalan na binanggit ay Jose Rizal at Andres Bonifacio. At ang panghalip naman ay sila. So ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa paggamit ng wastong mga panandang anaporic at kataporic ng pangalan sa pamamagitan ng panonood ng isang video clip. Magandang araw! Ako'y muling nagbabalik upang talakayin na po natin ang paksa sa araw na ito. Ngayon po ay pag-aaralan natin ang wastong gamit ng anapora at katapora. Anapora o katapora. Alam mo ba na ang isang babasahin o teksto ay binubuo ng magkakahiwalay na mga pangungusap o sugnay? Ang mga pangungusap o sugnay na ito, bagaman magkakahiwalay, ay pinagdudugtong o pinag-uugnay ng mga gamit pang-ugnay o kohesyong gramatikal. Ginagamit na pang-ugnay na ito ay ang reference o referensya na kung tawagin ay anapora at katapora. Anapora. Ang anapora ay ang mga referensya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga nabanggit na sa unahan ng teksto o pangusap. Tumako tayo ngayon sa mga halimbawa para sa unang bilang. Karamihan sa mga tao ay ikinakabit ang kulturang Pranses sa Paris. Ito ang sentro ng moda, pagluluto, sining at arkitektura. Para naman sa pangalawang bilang. Ang France ay una nang tinawag na Rhineland noong panahon ng Iron Age at Roman Era. Ito ay tinawag na Gaul. Mapapansin po natin sa unang halimbawa ang pangalang Paris sa unang pangungusap ay hinalinhan o pinilitan ng panghalip na ito. Samantalang sa ikalawang pangungusap, ang France ay pinilitan din ng panghalip na ito. Narito po ang ilan pang halimbawa ng anapora para sa ikatlong bilang. Hindi nakapagtataka ang matinding pagnanais ni Matilde na magkaroon ng magarang damit para sa kasayahan. Siya ay isang babaeng Pranses na kilala sa pagkakaroon ng pinakamainam na moda sa pananamit. Para naman sa pang-apat na bilang, marami sa mga kilalang artist ng kasaysayan kabilang na ang Espanyol na sina Picasso at Dutch-born Vincent van Gogh ay naganap ng inspirasyon sa Paris at sila rin ang nagpasimuno ng Impressionism movement. Mapapansin po natin ang panghalip na siya na nasa ikatlong halimbawa at sila sa ikaapat na halimbawa ay mga panghalip na ginagamit bilang panuring sa mga ngalan ng tao, no, na nabanggit sa unahan. Ang mga ito ay tinatawag na panghalip na ginagamit bilang panuring sa tauhan. Kung naman po tayo sa pag-aaral ng katapora. Ang katapora ay mga referensya na bumabanggit at tumutukoy sa mga bagay na nasa hulihan pa ng teksto o pangungusap. Halimbawa, para sa unang bilang, sila ay sopistikado kung manamit. Mahilig din sila sa masarap na pagkain at alak. Ang mga taga-France ay masayahin at mahilig dumalo sa mga kasiyahan.
Ayan, makikita po natin dito sa halimbawa na ang ginamit na panghalip na sila ay ginamit bilang panuring na pangalan sa taga-France. Ako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Labis ang kanyang pagdurusa at paghihinagpis dahil sa may paniniwala siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayaan sa buhay. Taglay ni Matilde ang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyang kalagayan sa buhay. Dito po sa pangungusap ay mapapansin natin na ginamit ang panghalip na kanyang upang humalili sa pangalang Matilde. Ayan, so nakita po natin ano, na simple lang pala no, upang tukuyin natin ang mga anapora o katapora sa pangungusap. Kaya naman ngayon po ay nais kong subukin natin ang ating kakayahan mula po sa natutuhan nating leksyon sa araw na ito. Kaya naman po, may inihanda po akong pagsasanay. Ang link po ay nasa baba, nasa description box. Huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang video na ito at i-click po ang bell button para po sa mas marami pa po nating lesson videos. Hanggang sa muli, paalam! Italakay natin ang tungkol sa anapora, anaporic at katapora-kataporic. Anapora or anaporic, ito ay panghalip na nasa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalang binanggit sa unahan. Suriin natin ang halimbawa. Unang halimbawa, sa pagiging tahimik ng batang babae ay ipinalagay ng kanyang mga kaklase na siya ay kanilang talutalunan kaya lalong sumidhi ang kanilang pang-aasar. So ang pangalan ay batang babae, sinusundan ng panghalip na siya. Kaya ito ay tinatawag na anapora. Para sa ikalawang halimbawa, nalulungkot ang batang babae dahil wala siyang kaibigan. Ang pangalan dyan ay batang babae at ang panghalip ay siya. So, nauna ang pangalan ng batang babae at sinusundan naman ng panghalip na siya. Para sa ikatlong halimbawa, hindi nahabag ang mga kamag-aral niya dahil wala silang alam tungkol sa kanya. Pangalan, kamag-aral at ang panghalip ay sila. Kapag sinabi naman nating kataporik or katapora, ito ang mga panghalip na ginagamit sa unahan ng teksto o pahayag bilang pananda sa pinalitang pangalan sa hulihan ng teksto o pahayag. Suriin natin ang halimbawa. Para sa unang halimbawa, ipinagpalagay ng kanyang mga kaklase na siya ay kanilang talutalunan kaya lalong sumidhi ang panunukso ng batang babae. So, ang panghalip na ginamit ay siya. So, nauna na ang panghalip at sinusundan na ng pangalan na batang babae. Para sa ikalawang halimbawa, sila ay nasiyahan kapag umiiyak ang kanilang kaklase, kaya ipinagpatuloy ng mga kamag-aral niya ang panunukso sa kanya. Ang panghalip na ginamit ay sila. At ang pangalan ay kamag-aral. So, nasa unahan ang panghalip at sinusundan ng pangalan na kamag-aral. Para naman sa ikatlong halimbawa, ipinakita niya ang kanyang katapangan ng sinabi ng batang babae na mayroon siyang 100 damit. So, ang ginamit na panghalip ay niya at ang pangalan ay batang babae. Okay, tandaan natin na kapag anapora, nauna ang pangalan at sinusundan ng panghalip. Ang katapora naman ay nauna ang panghalip na sinusundan ng pangalan. Okay, alam kong lubos na ninyong naunawaan ang tungkol sa anapora at katapora. Kaya sagutan natin ang unang pagsasanay. So narito ang panuto. Tukuyin kung anaporic o kataporic ang sumusunod na mga pangungusap at isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. So, sasagutan ito sa
isang buong papel. Okay, para sa unang bilang, may batang babaeng mahirap, kaya madalas siyang nag-iisa. Pangalawang bilang, pumunta na sa Italy si Walter kahit hindi pa dumarating ang kanyang visa. Katlong bilang, madalas silang mamasyal sa parke, subalit nang ipatupad ang ECQ, hindi nakalabas ng bahay sina Ana at Tony. Para sa ikaapat na bilang, nais umuwi na ni Julius upang makapaghanda na siya sa pagsusulit kinabukasan. At para sa ikalimang bilang, sila ay sina Julius at Bogart ang matalik na magkaibigan sa isang munting nayon. Para sa paglalahat, paano makikilala ang mga panghalip sa pangungusap kung ito ay anapora o katapora? At para naman sa paglalapat, para sa inyong paglalapat, kayo ay manunood ng isang video clip tungkol sa talambuhay ni Jose Rizal. Dr. Jose Rizal. Ang buong pangalan ni Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Pampito sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos. Ang mga kapatid ni Jose Rizal ay sina Saturnina, Rosiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Ang ina ni Rizal ay siyang kanyang unang guro at nagturo sa kanya ng abakada noong siya ay 3 taon pa lamang. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachelor ng Sining at nag-aral ng Medisina sa Pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central de Madrid sa Madrid, Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbigay sa kanya ng karapatan upang sanayin ang medisina. Nag-aral din siya sa Pamantasan ng Paris at Pamantasan ng Heidelberg. Isang polimata si Rizal. Maliban sa medisina, mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Isa siyang makata, manunulat at nobelista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobela ng Noli Me Tangere at kasunod nitong El Filibusterismo. Isa ring poliglota si Rizal na nakakaunawa ng 22 mga wika. Sinasabing inspirasyon ni Rizal si Leonor Rivera para sa kanyang tauhan na Maria Clara sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Unang nagkita si Rizal at Rivera sa Maynila noong 14 na taong gulang pa lamang si Rivera. Ngunit hindi nagkatuluyan si Rizal at Leonor dahil sa panganib na kinasangkutan ni Rizal sa gobyernong Kastila. Nakatuluyan ni Leonor ang inhinyerong si Henry Kipling. Dahil dito ay lubos na nasaktan si Rizal. Sa buhay ng pagkabayani ni Rizal ay may 2 babae na kapwa nagkaroon ng mahalagang bahagi. Ito ay kanyang ina at si Josephine Bracken. Si Doña Teodora Alonso ay isang mapagmahal at mapagkalingang ina na nagpakita ng mga katangian ng isang huwarang inang Pilipino. Isang parokyano ng Kristyanismo, para sa kanya ay isang pagtalikod o kasalanan sa paniniwala ang pag-aaral ng siyensya at pag-ibig kay Josephine Bracken. Noong Pebrero 1895, nagkita si Rizal kay Josephine Bracken, isang babaeng Irlandes mula Hong Kong, noong sinamahan niya ang kanyang bulag na amang si George Duffer upang ipasuri ang kanyang mga mata kay Rizal. Matapos ang ilang mga pagbisita, nakipag-ibigan si Rizal at Bracken sa isa't isa. Si Rizal ay nakilala sa dahil sa kanyang 2 nobela, ang Noli Me Tangere na inilimbag sa Berlin, Alemanya noong 1886 at El Filibusterismo na nailathala sa Gante, Belgica noong 1891.
Naglalaman ang mga ito ng mga paglalarawan at pagpuna sa mga nagaganap na pangyayari sa lipunang Pilipino ng mga panahong iyon. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina, isang samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamunuan ni Andres Bonifacio, isang lihim na samahan na nagpasimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya na naging saliga ng unang republika ng Pilipinas sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Si Dr. Jose Rizal ay isang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang kinikilala bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Narito ang mga katanungan tungkol sa pinanood niyong video clips. Para sa unang bilang, ano ang buong pangalan ni Rizal? Ikalawang bilang, ano-anong mga wika ang pinag-aralan at ginamit ni Jose Rizal? Ikatlong bilang, anong pag-uugali ang itinuro ng kanyang ina sa kanya? Pang-apat, ano ang naging ambag ni Rizal sa kalayaan ng Pilipinas? At para sa huling bilang, gumawa ng pangungusap gamit ang anapora at katapora. Para sa pagtataya, narito ang panuto, gamitin ng mga salitang nasa loob ng kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ito sa patlang sa loob ng pangungusap, tukuyin kung ito ay anaporic o kataporic. Isulat naman ito sa patlang sa unahan ng tambilang. Halimbawa, so ang pagpipilian, ito, siya, sila. Sa unang patlang, isusulat kung ito ay anaporic o kataporic. Patlang ay isang dakilang lungsod. Ang Manila ay may makulay na kasaysayan. So ang sagot ay kataporic. At ang pangalip na ginamit ay ito. Para sa unang bilang, patlang ang tinitingnan para malaman ang oras. Kung kaya, mahalaga ang relo sa araw-araw. Sa ikalawang bilang, sa ibabaw ng mesa mo na lang ilagay ang dalamong regalo. Pati mga gamit mo ay ipatong mo na lang patlang. Ikatlong bilang, si Jose Rizal at Andres Bonifacio ay parehong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Patlang ay mga dakilang bayaning Pilipino. Pangapat, nakapili na ng damit na bibilhin si Tricia. Ngunit nakita, patlang, kulang ang perang dala niya. Panglima, dahil sa patlang, magagandang tinig at kakaibang estilo ng pag-awit, kaya sina Bamboo at Bugoy Drilon ang hinahangaan kong mang-aawit. Para sa inyong takdang aralin, basahin ang maikling kwentong Isandaang Damit ni Fanny Garcia. Pasasalamat sa mga larawan, video clips, links, at referensyang ginamit sa lesson video na isinagawa. Kasama rin ang sanayang papel sa pagkatuto bilang tatlo sa ikatlong markahan na isinulat ni na Kimberly Escobernayo at Nena B. Galido. Muli, maraming salamat sa panonood at pakikinig. Ako ang inyong guro, Ma'am Nena B. Galido, na nag-iiwan ng kasabihang mag-aral ng mabuti para buhay ay pumuti. Paalam!